Magandang umaga sa mga mag-aaral ng Baitang 8. Kumusta? Nalay na sa mabuting kalagayan ng bawat isa at tandang handa para sa panibagong araw ng ating talakayan. Ako si Binibining Abigail Carencio, ang inyong gurong tagapagtalakay sa linggong ito. Ngayong araw ay inaasahan na nabibigyan ninyo ng kahulugan ang mga simbolo at pahiwatig na ginamit sa akda. Kaya naman, ihanda na ninyo ang inyong module sa pahina 25 hanggang 27. Umpisahan natin ang araw na ito sa isang laro na tinatawag na Wika ng Bulan. Siguro ay pamilyar ng iba sa larong ito sapagkat ito ay hango sa isang segment ng Sunday Pinasaya. Para sa mga hindi nakakaalam ng laro, papakinggan at pagsasamahin nyo lamang ang mga salitang sasabihin ko at bubuo kayo ng salitang katunog nito. Halimbawa, sa plus bone. Kapag ito ay papakinggang mabuti, makakabuo tayo ng salitang sabon. Madali lamang, hindi ba? Ngayon, atin na itong simulan. Para sa unang bilang, make plus ling plus queen plus two. Anong salita ang inyong mabubuo? Magaling! Ang salita nga ay maikling kwento. Sa linggong ito, ang akdang pampanitikan na ating pagkukuhanan ng mga simbolo ay maikling kwento na isinulat ng magagaling na mga Pilipino. Ikalawang bilang, to plus you plus hand. Anong salita ang mabubuo mula rito? Tumpak! Ang salita ng hinahanap natin ay tauhan. Sila ang mga taong gumaganap sa kwento. Ikatlong bilang, sim plus mall plus la. Anong salita ang mabubuo rito? Magaling! Simula nga! Ang simula ay elemento ng maikling kwento. Dito kadalasang ipinakikilala ang tauhan at tagpuan ng isang akda. Ikaapat na bilang, cash plus sock plus doll plus an. Ano kayang salita ito? Mahusay! Kasukbulan nga ito. Kapag sinabi natin kasukbulan, sa bahaging ito ng maikling kwento, mababasa ang mga kapanapanabig na pangyayari. Dito kadalasang nagkakaroon ng pakikipagtunggali ang pangunahing tauhan. Ikalimang salita, walk plus cash. Ano ito? Tumpak! Ito ay wakas o katapusan ng isang akda o maikling kwento. Tanghuli, sin plus ball plus list plus move. Anong salita ang mabubuo mula rito? Mahusay! Ito ay simbolismo. Ang simbolismo at mga pahiwatig ay isang pamamaraan ng pagpapaganda ng isang akda, gaya ng maikling kwento. Ito ay gumagamit ng mga bagay, lugar, hayop, at iba pa, ngunit sa paggamit nito ay may nakatagong kahulugan na kinakailangan ng mapanuring kaisipan ng mambabasa. Halimbawa, ang ibon, ito ay kadalasang sumisimbolo sa kalayaan ng isang tao. Ngayon
naman ay dumako tayo sa pagsusuri ng mga simbolismo at pahayag ng ilang maikling kwento na sigurado akong inyo nang nabasa o napakinggan. Ito ay upang masanay kayo sa isang masusi at mapanuring pagbabasa. Halina't simulan na natin ang ating gawain na simbolismo alamin mo. Piliin lamang ang letra ng tamang kasagutan at ikomento mo ito sa ibaba. Una, walang nakakaalam kung gaano nakatanda ang gilingang bato. Ito'y nagisnan na naming magkakapatid. Ito'y sinulat ni EMR. Ang pamagat ng maikling kwento ay ang gilingang bato. Ano ang sinisimbolo ng salitang may salungkupit? A. Lutuan. B. Kabuhayan. C. Pamilya. O D. Katigasan. Magaling! Ang tamang kasagutan ay letrang B. Ang gilingang bato sa kwento ay ginamit na simbolo ng kabuhayan ng kanilang pamilya magmula pa sa kanilang ninuno. Ikalawa, sa matinding sikat ng araw, tila isang mandirigmang sugatan, ngunit matyagang nakatindig sa pinagwagihang larangan. Ito ay mula sa kwento ni Impeng Negro na isinulat ni Rogelio Sikat. Ano kaya ang kahulugan ng salitang may salungguhit? A. Saya. B. Tuwa. C. Galit. O letang D. Lungkot. Tumpak! Ang ipinapakita ng emosyon sa salitang nakasalungguhit ay pagkagalit. Ikatlo, nang minsan dalawin siya ng binata sa dormitoryo, ay natuklasan nila sa isa't isa na mataas na ang dingding sa kanilang pagitan. Ito naman ay nagmula sa kwento ng Bagong Paraiso na isinulat ni Efren Abue. Ano ang kahulugan ng may salungguhit? A. Pagsasama. B. Pagkakahiwalay. C. Pagkakakulong. O letang D. Pagkakapareho. Mahusay, ang tamang kasagutan ay letrang B. Tunay na kayo ay may mapanuring pag-iisip sapagkat natukoy ninyo ang nais ipakahulugan ng mga simbolo at pahayag na aking binasa. Ngayon, upang mas makita natin ang inyong kakayahan patungkol sa pagsusuri ng mga simbolismo, ating pakinggan ng isang maikling kwento ni Efren Abueg na pinamagatang Saranggola. Matapos natin itong pakinggan ay dadako tayo sa ating pagtataya. Saranggola ni Efren Abueg. Rading Pakito Nelson, pakinggan ninyo ang kwentong ito. May isang lalaki, 8 taong gulang. Humiling siya sa kanyang ama ng isang guryon. Anak, ibibili kita ng kawayan at papel. Gumawa ka na lamang ng saranggola. Ang wika ng ama. Hindi ako marunong, tatay. Ang sabi ng batang lalaki. Madali lang yan. Tuturuan kita. Ang sabi ng ama at tinapik sa balikat ang anak. Pumili nga ito ng papel at kawayan at tinuruang gumawa ng saranggola ang anak. Tatay, ibili mo ako ng guryon. Ang sabi ulit ng bata sa ama. Anak, pag-aralan mo na lamang magpalipad ng saranggola ng mataas. Madadaig mo ang mataas at tagal ng lipad ng guryon. Nainis ang bata sa kanyang ama. Eh, kinakantsawan ako sa bukid, tatay. Anak daw ako ng may-ari ng kaisa-isang istasyon ng gasolina sa bayan. Bakit daw kay liit ng saranggola ko? Natawa ang ama at tinapik na naman sa balikat ang anak.
Natawa ang ama at tinapik na naman sa balikat ang anak. Tinuruan nga ng ama ang bata ng higit na mataas na pagpapalipad ng saranggola, pati na ang pagpapatagal niyon sa kalawakan. Nalagpasan nga ng saranggola niya ang ilang guryon. Ang iba namang guryon na lumipad ng pagkataas-taas ay nalagutan ng tali at nagsibagsak. Bali-bali ang mga tadyang, wasak-wasak. Minsan, sa pagpapataas ng lipad ng kanyang saranggola, napatid ang tali niyon. Umalawgwa ang saranggola. Hinabol nilang mag-ama yun at nakita nilang nakasampid sa isang balag. Tignan mo, hindi nasira. Kung guryan yan, nawasak na dahil sa laki. Kaya tandaan mo, ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, ingat at tiyaga. Ang malaki ay madalingang tumaas, pero kapag nasa itaas na, mahirap patagalin doon at kung bumagsak, laging nawawasak. Ang nagmamalaking wika ng ama. Nakalimutan na ng batang iyon ang tungkol sa saranggola nang maging 14 anyos siya. May iba na siyang hilig, damit, sapatos, malaking baon sa eskwela, at pagsama-sama sa mga kaibigan. Anak, dalawang sapatos lamang ang gagamitin mo sa pasukang ito. Kung masira, saka napapalitan. Magtitipid ka rin sa damit at huwag kang gasta ng gasta. Hindi madaling kitain ng salapi. Kawawa nga ako, Tay. Anak nga ako ng tanging may-ari ng istasyon ng gasolina at machine shop sa bayan natin, pero ang itsura ko, parang anak ng pobre. Katwiran ng bata. Disente ka naman ah. Malinis ang damit mo. Husto ka sa mga gamit sa eskwela at husto ka rin sa pagkain. Hindi dapat sobra sa mga pangangailangan ang isang kabataang tulad mo. Hindi natututunan ang pagtitipid. Hindi naunawaan ng bata ang paliwanag ng ama at nagkaroon siya ng hinanakit dito. Tinipid siya sa lahat ng bagay. Hinigpitan sa pagsama-sama sa mga barkada at madalas pinatatao sa istasyon ng gasolina at pinatutulong sa machine shop kung araw na walang klase. Pinahihirapan talaga ako ng tatay. Kaisa-isa pa naman akong anak, ang turing niya sa akin ay parang ampon. Puno ng hinanakit ang tinig na pagsusumbong ng bata sa ina. Hindi totoo ang sinasabi mo, anak. Alam mo, mataas ang pangarap niya para sa'yo. Ang malumanay na sansala ng kanyang ina sa paghihinakit niya sa ama. Bakit? Ano bang gusto niya para sa akin? Ibig niyang maging mahusay kang inhinyero. Hindi na kumibo ang bata at hindi rin napawi ang hinanakit niya sa ama. Gayunman, hindi siya makapaghimagsik dito. Iginagalang niya ito at pati ang kanyang ina. Nang 18 na siya, napagkaisahan ng kanyang mga barkada na kumuha sila ng commerce. Mabuti yun! Magsama-sama tayo sa isang universidad. Mungkahi ng isa sa 5 magkakaibigan. Pumayag siya. Ngunit, nang kausapin niya ang ama, tumutol ito. Inoobserbahan kita, anak. Hindi mo hilig ang commerce. Palagay ko, mechanical engineering ang bagay sa iyo. Tanungin mo ang iyong ina. Masama man ang loob, sumangguni pa rin siya sa ina. Hindi sa kinakampihan ko ang iyong ama, anak. Pero sa tingin ko, engineering nga ang bagay sa iyo. May machine shop tayo.
Sino ba ang magmamana niyon kundi ikaw? Nasunod ang kanyang ama at napilitan siyang tumiwalag sa kanyang barkada. Napag-isa siya sa pag-aaral sa lungsod at ngayon binata na siya. Hindi na hinanakit, kundi paghimagsik sa ama ang kanyang nadarama. Ayoko nang mag-aral, inay. Tipid, pagtitiis, kahihiyan lamang ang dinaranas ko rito. Bakit ako ginaganon ni itay? Gusto ba niya akong pahirapan? Ang sabi niya sa kanyang ina nang dalawin siya nito sa dormitoryo. Pinayapa ng kanyang ina ang kanyang kalooban. Magtiwala ka sa amin, anak. Wala kaming gagawin ng iyong ama kundi makabubuti sa iyong hinaharap. Kakabuti ba sa akin ang magbukang basahan at magdildil ng asin? Makabubuting matuto kang magtiis. Pagkatapos mo naman ng pag-aaral at magtagumpay ka sa hanap buhay, magiging magaan sa iyo ang lahat. Bakit kailangan ko pang magtagumpay? Hindi ba't ipamamana niyo sa akin, itay, ang ating kabuhayan? Totoo iyan, anak. Pero paano mo mapapaunlad ang ating kabuhayan kung hindi mo alam ang mga hirap sa pagtatayo niyan? Hindi maintindihan ng binata ang sinabi ng kanyang ina. Subalit, naisip niyang makapagtitiis pa siya. Isinubsob niya na lamang ang ulo sa pag-aaral. Nakatapos naman ng inhinyera ang binata. Hindi siya pangunahin sa klase, ngunit sa pagsusulit sa gobyerno, nakabilang siya sa nangungunang unang 20. Ngayon, anak, bibigyan kita ng 50,000 piso. Gamitin mo sa paghahanap buhay. Sabi ng kanyang ama nang makuha na niya ang lisensya bilang mechanical engineer. Namangha siya. Akala ko ako na ang hawak ng ating machine shop pagkatapos ko ng pag-aaral. Bata pa ako, anak. Kaya ko pang mag-asikaso ng hanap buhay na iyan. Saka, ibig kong magpundar ka ng sariling negosyo. Bakit pa, itay? Mayroon na tayong negosyo. Mabuti na yung makatindig ka sa sarili mong mga paa. Tinanggap niya ang halagang ipinagkaloob ng ama, humiwalay na rin siya ng tirahan sa mga magulang. Alam kong malaki ang hinanakit mo sa iyong ama. Gayunman, ibig kong isaisip mong ang kinabukasan mo ang lagi niyang inaalala. Ngunit, may lason na sa kanyang isip. Hindi na siya naniniwala sa sinasabi ng kanyang ina. Naging lubos ang paghimagsik niya sa kanyang ama. Nagtayo siya ng isang machine shop sa dulo ng kanilang bayan. Agad-agad siyang pinagsadya ng kanyang ama. Bakit hindi pa sa ikatlong bayan ka nagtayo ng machine shop? Magkukompetensya pa tayo rito. Akala ko ba'y bahala na ako sa buhay ko, itay? Natigilan ang kanyang ama, saka napapailing at nag-iwan ng mga salita bago lumisan. Kung sa bagay, mabuting magturo ang karanasan. May isang taong ding nagtsaga ang binata sa pamamahala ng kanyang maliit na machine shop sa dulong bayan. Kakaunti ang kanyang parokyano dahil higit na malaki ang machine shop ng kanyang ama at mahusay ang mga tauhan nito. Nagkautang tuloy siya ng 12,000 sa mga kinukunan niya ng materyales. Nang hindi siya makabayad, inilit ang mga makinang kanyang ginagamit. Nabigyan na kita ng pang-umpisang puhunan. Hindi ka sumunod sa mungkahi ko na umiwas sa kompetisyon. Subukin mo namang maghanap ng puhunan sa sarili mong pagsisikap. Noon nagsiklab ang binata. Nakalimutan niya ang paggalang sa mga magulang. Dumabog siya sa harap ng ama. Anong klase kayong ama? Bakit ninyo natitiis ang inyong anak? Kasiyahan ba ninyong makitang nahihirapan ako? Ibig kong matutunan mo ang lahat na nangyayari sa buhay na ito.
Hindi madali ang mabuhay sa mundo, anak. Hindi ba't kaya nga may mga magulang ay para gumaan ang buhay ng mga anak? Ang ikagagaan ng buhay ng mga anak ay wala sa mga magulang kundi nasa mga itinuturo nila sa mga ito. Nagkahiwalay ng landas ang mag-ama. Naglayas ang binata nang hindi man lang nagpapaalam kahit sa ina. Nagpalipat-lipat sa kunsaang-saang trabaho hanggang sa pagkaraan ng 5 taon, nakaipon siya ng 10,000 piso at nakabili ng maliit na machine shop. Kumontrata siya ng paggawa ng tambutso sa isang auto assembler at kumita siya ng malaki. Sa loob ng 3 taon, gumawa na rin ang machine shop niya ng mga parte ng kotse. Ang dugo ay dugo, anang kasabihan. Kaya dinadalaw ang lalaki ng kanyang may edad ng ina. Isang araw, dumating ito sa kanilang bahay gaya ng dati, may pasalubong sa 3 apong lalaki. Ibig ng itay mong makita ang kanyang mga apo, pero hindi siya makadalaw dahil sa hinanakit mo. Kinalimutan ko na inay na nagkaroon ako ng ama. Kung gayon, baka hindi na kayo magkita, anak. Sa tindi ng hinanakit, hindi pa rin niya binigyang halaga ang bulalas na iyon ng kanyang ina. Nagpakagumon siya sa trabaho, naghanap pa ng mga bagong kontrata hanggang sa loob pa ng 2 taon, kilala na ang kanyang machine shop sa Pasay. Isang araw, hindi niya dinatnan ang kanyang asawa at 3 anak sa bahay. Nasaan sila? Usig niya sa kanilang katulong. Umuwi ho uli sa probinsya. Patawarin niyo daw ho ang inyong ama. Umuwi uli? Bakit? Lagi ba sila roon? Tumango ang tinanong na katulong. May 2 ulit na hong regular silang nagpupunta roon. Dinadalaw ang inyong matanda. May puot na sumiklab sa kanyang dibdib. Nanlambot siya sa galit. Ngunit sa pagkaunawang patawarin ang kanyang ama, nagbalik sa kanyang isip ang masasayang sandali sa piling nito. Nagunita niya ang pagpapalipad nila ng saranggola. Kaya tandaan mo, ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, ingat at tiyaga. Magdamag siyang hindi mapalagay. Laging niyang naiisip ang sinabing iyon ng kanyang ama. Kinabukasan, sakay ng kanyang kotse, nagbalik siya sa bayang sinilangan. Patay na siya! Ang bulalas ng kanyang asawang umiiyak sa kanyang dibdib. May nagbuhos na muog sa kanyang puso. Nahalinhan ng pagsisisi ang hinanakit. Nilapitan niya ang kanyang ina at sa pagkakayakap dito, umiyak siya ng marahan. Kasamang nagdadalamhati ang lahat ng himaymay ng kanyang laman. Huwag kang umiyak. Namatay siyang walang hinanakit sa iyo. Anas ng kanyang ina. Walang hinanakit? Oo, anak. Dahil natupad na niya ang mga pangarap niya para sa iyo, nasa itaas ka na. At ang sabi niya sa akin, pati sa asawa mo, nakatitiyak siya na makakapanatili ka roon. Nang lapitan niya ang kabaong ng ama at tunghayan ng mga labi nito, parang lumundag ang kanyang puso at humalik sa pisngi ng yumao. Kasunod niyon, nagunita na naman niya ang pagpapalipad nila ng saranggola. Rading Paquito Nelson, tandaan ninyo ang kwentong iyan. Kwento yan namin ng inyong namatay na lolo. Kwento namin dalawa. Ngayon na napanood na ninyo ang kwento patungkol sa saranggola, tayo ay dumako na sa ating tanungan. Para sa unang bilang, ano ang relasyon ng mga pangunahing tauhan sa kwento? A. Pamilya. B. Kaibigan. C. Kapitbahay.
mahusay. Ang tamang sagot ay pamilya. Ikalawang bilang. Anong simbolo ang ginamit sa kwento upang ipakita ang mga dapat pagdaanan ng isang tao upang maabot ang kanyang pangarap? A. Anak. B. Ama. C. Laruan. O letrang D. Saranggola. Magaling! Ang ginamit niya na simbolo sa kwento para ipakita ang pag-abot sa pangarap ay ang saranggola. Ikatlong bilang. Kung durian yan, nawasak na dahil sa laki. Kaya tandaan mo ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, inat at syaga. Ano ang kahulugan ng pahayag na ito sa iyong sarili? A. Madaling mawasak ang mataas na pangarap. B. Ipinapakita rito ang pagiging mapangarapin ng isang tao. C. Kaligayahan ng isang tao ang matupad ang kanyang pangarap. O letrang D. Ang pangarap ng isang tao ay kinakailangan ng husay, ingat at pagtsatsaga upang ito ay makami. Tumpak, ang kasagutan ay letrang D. Ikaapat na bilang. Makabubuti ba sa akin ang magmukhang basahan at magdildil ng asin? Ano ang kahulugan ng may salungguhit? Letrang A, kumain ng asin. Letrang B, maging madali ang buhay. Letrang C, makaranas ng paghihirap. O letrang D, magtrabaho sa gawaan ng asin. Mahusay! Ang tamang kasagutan ay letrang C. Ang pagdidildil ng asin ay nangangahulugang paghihirap. Panghuling bilang, ang dugo ay dugo kaya dinadalo ang lalaki ng kanyang may edad na ina. A. Hindi matiis ng ina ang kanyang anak dahil ito'y nagmula sa kanya. B. Labis na pag-aalala ng ina sa dugo ng kanyang anak. C. Matanda na ang nanay. D. Maalalahanin ang ina. Tumpak! Ang tamang sagot ay letra A. Maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating pagtataya, Baitang Walo. Ngayon ay dumako na tayo sa ating tanong mo, sagot ko. I-comment lamang sa ibaba ang inyong mga tanong at iyan ay aking sasagutin. Ang katanungan ay